So tulad ng pinangako ko mga katambay, ang part 2 na compliment sa isang lalaki para mas lalo siyang ma-inlove sa'yo, para mas lalo siyang ma-attract sa'yo, yan ang ating pag-uusapan sa video na ito. But before we continue, don't forget to hit that subscribe button at yung notification bell at yung follow button para lagi kang updated every time na mag-upload ako ng panibagong video tulad nito. Let's go mga katambay! So as you can see, walang nagbago sa damit ko. Damit pala ng kasama ko to. Walang nagbago sa hairstyle ko. Lalong-lalo na sa mukha ko. Kasi ganito na talaga to. Hindi na to magbabago. Boses ko na lang ang nag-iba. Mas maganda hata to para mas lalo akong nagmumukhang lalaking lalaki. I-try ko nga na ganito hanggang matakupos itong video na to. Anyway, tatlo lang naman ang may bibigay ko na compliments or salita na tutunaw sa matigas na puso ng isang lalaki para magkaroon ka din ng puwang sa kanyang puso. Okay lang ba? Bagay ba yung gano'n na medyo seryosong-seryoso? Number 1 na salita or compliment na dapat sinasabi mo sa isang lalaki ay I love your style. Bakit? Alam mo ba na mas effective to kaysa sa you're so handsome like Kuya M? Alam mo kung bakit? Nakakapagod naman ng gano'n. Kasi alam mo, kapag wabo talaga yan, ang isang lalaki, sabi ko nga sa pasbiso ko tulad ko, wala na, boring na, wala na yung meaning or visa ng compliment na ang gwapo ko, ang pogi ko. Kasi halos lagi niyang naririnig yan, halos araw-araw na may nagsasabi na sa kanya or mga stranger pinagsasabihin siya or you know, very common na sa kanya yung salita na yan, wala nang visa yan. And eto pa, ang itsura ng isang tao, ang itsura mo ay hindi mo pinili yan. Kasi nakasalalay ang itsura mo, ang panlabas na anyo mo sa mga magulang mo, naintindihan mo, or sa kabit ng ama mo, nakasalalay ang mukha mo. So, hindi natin pinipili kung anong itsura natin dahil naipanganak na tayo na ganito. Okay, pero ang style, katambay, choice mo yan. Pinipili mo kung anong gusto mo or sarili mong style. Di po ba? Kaya, dapat na kinocompliment mo siya sa kanyang style. Like, wow, I like that shoes. Wow, bagay na bagay mo yung jeans mo na yan ah. Wow, nakma sa shape na mukha mo yung hairstyle mo. Di po ba? Mga style yon. Di po ba? Tulad ko, itong style ko na to, nababagay ba sa akin? Di ba hindi? Nanonood ka lang. Huwag kang magre-reklamo. So proceed na tayo sa number 2. Pag-usapan nyo ang mga hidden na traits ng lalaki na yan. Bawat lalaki may mga hidden traits yan. Mga taglay na tinatago. Hindi mo alam? Kailangan mong alamin. Alangan na ako pa. Kasi ang gusto kong alamin ay yung taglay mo. Taglay mo na isang babae. Ano meron ba? No, ganito. Bigyan kita ng example. Kapag isang lalaki, sobrang galing sa gitara o galing niyang mag-finger. Finger style. May ganun sa paggigitara, galing siyang mag-finger. Hindi ka na ipanganak na alam mo na ang mga bagay na yun. Okay. Pinapractice yun. Ang daming mga nilaan mong oras mo, halos araw-araw ka nagpa-practice para maging magaling ka mag-fingerstyle. And sa galing mo na pag-fingerstyle, marami na nagsasabi sa'yo, nag-appreciate sa'yo, ang galing mo naman ma, ang galing mo namang mag-finger, ang galing mo namang mag-gitara. Ang dami nang nagsasabi sa kanya ng ganoon. Ngayon, to stand out sa mga tao na yun, napapansin sa kanya, i-compliment mo siya sa nakakaingit ka naman sa pagpuporsigido mo, sa araw-araw na pagpapractice mo para lang matuto ka. Dapat makita mo yung mga bagay na yun. Yung mga hidden na taglay niya na hindi nakikita ng ibang tao, kundi siya lang. O kaya,
alamin mo ang natatagong talento niyan. Bawat tao meron niyang talentong posible na wala. Wala sa'yo? Wala. Meron yan. Hindi mo lang nadidiscover. Or hindi mo lang ini-improve. Pero meron at meron yan. Or baka kinakahiya mo kasi kaya hindi mo nadidiscover. Or wala kang self-confidence para ipakita or para improve ito. Alam mo, alamin mo yun. Meron mga hidden na talents ang mga yan. Like, magaling pala sila sa pagkanta na hindi mo alam or hindi nila pinapakita. You need to compliment sa mga bagay niyon, sa mga hidden. Alam mo yun, alamin mo yung mga sikreto or pinatago. May idea ka na? Congratulations! 3. Play his masculinity. Masculine. Basta yung pagkalalaki niya. Yung magtanong, sira mag-English. Alam mo bakit? Kahit simpleng words lang na sabihin mo sa kanya na, I feel safe by your side. Mas gugustihin niya na nasa tabi mo. Why? Bakit ganun? Bakit kailangan mong paglaruan ang masculinity ng isang lalaki? Alam mo kasi, instinct na or inborn na sa isang lalaki, except sa mga kunwari naging lalaki or ayaw maging lalaki. Except sa mga yun. Kasi we need to respect sa mga decision nila. Pero sabi ko dito, yung partner mo, yung talagang yung lalaki mo. Ang instinct kasi ng isang lalaki ay to protect their loved ones. Na ipanganak ang mga yan na nasa instinct na nila to protect. Parang yung mga lion ba? Paano ba yung Tagalog mo? Lion or Unggoy na lang, mas maganda. Ang pangit naman. Wolf. Okay, mas maganda yun. Yung Alpha Wolf. Alam mo, ang Alpha Wolf, they are the one na leader ng isang tribe nila or grupo nila na mga wolf. And they protect their mga kasamahan. Grabe namang Tagalog English yan. Yun. So, nasa instinct na ng wolf na yun to protect yung mga loved ones nila, yung mga kasamahan nila. Ganon na ganon ang isang lalaki, kaibigan, na gusto nila na i-protect yung mga taong mahal nila sa buhay. I-compliment mo siya doon. Magpasalamat ka sa bagay na ginagawa niya na yun. Or i-appreciate mo siya sa ginagawa niya ng pag-pro-protect sa inyo. Sa'yo. Do you have an idea right now? Nakatulong ba itong video na to, mga kanabay? I hope na nakatulong itong video na to. Dahil baka hampasin kita gamit ang paa ko. Hampasin kita gamit ang paa ko kapag wala ka pang matututunan sa video na ito. So that's it for today's video, mga katambay. Maraming salamat sa patuloy na pagmamahal at pagsuporta sa nag-iisang Kuya M. Kuya M na lang kaysa Kuya Mael. Parang ang pangit ang Mael. Maraming salamat. Paalam ulit, mga katambay. See you sa ating next na video. Bye! Kala mo, ibibigay ko sa'yo para sa baby ko to.